Una po sa lahat ay wine-welcome namin kayo na nanggaling pa sa iba't ibang lugar upang makilahok sa pagdiriwang na ito dito sa Pambansang Dambana ng Banal na Misa. Welcome po sa inyong lahat at the National Shrine of Saint Padre Pio. Ikalawa po ay bumabati tayo at nakikiisa in prayer and spirit sa lahat po ng magdiriwang at magsasagawa ng tapusan ng Flores de Mayo ngayong araw na ito, lalo na po doon sa aming 10 barangay na nasasakupan ng parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ang tradisyon na ito, na bahagi na rin ng kultura natin bilang mga Pilipino, ay isang hindi lamang palabas. Ito ay isang tradisyon, lalo na nating mga Katoliko, bilang pagkilala sa mahal na Birheng Maria. Hindi lamang bilang ina nating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, kundi bilang namamagitan sa ating lahat bilang anak ng Diyos, in Jesus' name. And at the same time, bilang tinutularan natin sa pagsunod sa ating Panginoong Jesus. At sana, ang pagkaunawa natin sa bagay na yan ay may sapat na kaalaman upang hindi tayo manatili sa paniniwalang ito ay isa lamang tradisyon. Ito ay isa lamang sa kinaugalian na ating ginagawa bilang pagdakila at pagkilala at pagpupuri sa ating pagkatao. Hindi. Mas malalim po ito. Kulang ang ating pagkaunawa sa tapusan ng Flores de Mayo kapag hanggang ganun lang ang ating pagkaunawa. Hindi ito pag-showcase ng ganda ng isang tradisyon na ating ginagawa dahil sa mga karosa, dahil sa ganda ng ating mga sagala, dahil sa laki ng perang ating inilagak dyan sa pagtatapos na yan ng Flores de Mayo. Yan ay pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birheng Maria bilang pagkilala at pagsunod sa kanyang halimbawa kung paano sinundan si Kristo. At yan naman ang layunin nating lahat, ang masundan si Kristo ng tunay at wagas. No more, no less. Kaya tayo binyagan, kaya tayo Kristiyano, ay dahil sinusundan natin ay si Kristo. Kung hindi naman tayo ang sinusundan ay si Kristo, ibig sabihin, hindi tayo tunay na Kristiyano. At dyan lang ang patutunguhan ng buhay natin. May dalawang modelo na ipinakikilala ang mabuting balita ngayong umagang ito kung papaano susundan si Kristo. At yan ay walang iba kundi una, ang pinsan ni Maria na ina ni San Juan Bautista na si Elizabeth. Nung dalawin siya ni Maria, ano ang daglian niyang nasambit? Ang pagpupuri sa Panginoon. Ang pagdalaw ni Maria ay naging okasyon hindi para ilagay sa ulo ni Elizabeth kung gaano siya kaimportante tao, kung gaano siya kahalaga, kundi ang pagdalaw ni Maria ay naging okasyon upang kilalanin niya ang kadakilaan ng Panginoon at purihin ang Diyos dahil dito. Ito'y magandang halimbawa sa ating lahat mga kapatid, lalo na sa mga panahon na lumalaki ang ating ulo dahil sa pag-aakala natin na ang lahat ng meron tayo ay atin, bunga ng ating pagsusumikat at pagod. Magandang paalaala ang halimbawa ni Elizabeth sa ating lahat, lalo na
kapag tayo'y umaani ng papuri at tagumpay sa buhay. Kung minsan ang mga yan ay nagiging daan para lumaki ang ating ulo at paniwalaan ang ating sariling ang galing-galing ko. Pag yan ay pumasok sa isip natin, diyan na ang simula ng ating pagbagsak. Lumalaki ang ulo natin dahil inilalagay natin sa ating isip at sa ating puso na ang tagumpay natin ay bunga ng ating pagsusumikap. Lamang, mali, kulang ang pagkaunawa natin sa ibig sabihin ng tagumpay at happiness sa buhay kung ganun lang ang ating pagkaunawa. Hindi tayo tunay na tagumpay at masaya kapag ka sarili lang natin ang o sa sarili na lang natin ibinabalik ang lahat ng ito. Bakit ka nagtapos ng iyong pag-aaral? Bakit ka nagsikap lumago ang pamumuhay? Bakit mo pinipilit na maging mabuti ang pakikipagrelasyon sa kapwa? Hindi lamang para sa iyo, kundi para sa Diyos na nagbigay nito sa iyo upang siya'y kadakilain. At sa pamamagitan niyan, ano ang susunod? Ibahagi ito sa iba. That is the complete understanding and complete cycle of what happiness and success is all about. Hindi maituturing na tagumpay at tunay na kasiyahan ang isang bagay na ang end o ang katapusan ay sarili. Ang tawag doon ay narcissism. Kapag ganun ang pagtingin natin sa kasiyahan at tagumpay, makasarili tayo. Ano ang tawag doon sa kabaligtaran ng makasarili? Unselfish or magnanimity. Kapag ka yung tagumpay natin ay tagumpay dahil para ito sa iba at para ito sa Diyos na ating dinadakila, yan ang modelo ni Elizabeth. Pero hindi kay Elizabeth lang nakatuon ang pagninilay natin ngayong umagang ito. Mas lalong higit sa mahal na ina. Nung pasalamatan at purihin ni Elizabeth si Maria, ano ang tugon ni Maria sa naging pagkilala sa kanya ni Elizabeth? Dalawang bagay. Una, pagpapakumbaba. Hindi inilagay ni Maria sa kanyang ulo ang pagpuri at pagkilala ng mahal na ni Elizabeth sa kanya. Nagpakumbaba siya. Nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. My soul proclaims the greatness of the Lord. Hindi niya sinabing, dinadakila ko ang aking sarili dahil sa aking pagsusumikap at tiyaga at talino. Hindi yun ang naging sagot ni Maria sa pasasalamat at pagkilala ni Elizabeth sa kanyang pagdalaw sa kanya. Sa halip, ibinalik niya sa Diyos ang papuri at kabutihan dahil alam niya na ang lahat ng meron siya ay galing sa Diyos. Hindi rin doon natapos sa kababaan ng loob si Maria. Ano ang sunod na ginawa ni Maria matapos dalawin si Elizabeth? Pinaglingkuran si Elizabeth hanggang sa ito ay makapanganak. In other words, the perfection of our achievement ay hindi ang
ibalik ito sa ating sarili, kundi gamitin ito sa paglilingkod sa iba, lalo na sa ikatatagumpay at pagtataguyod ng ating pananampalataya. Ang tawag dyan ay charity. Kapag hindi ganyan ang naging pamantayan natin sa buhay bilang Kristiyano, mawawalan ng saysay ang ating pagsusumikap. Kakainin ng inggit, ng galit, ng envy, at ng iba-iba pang mga negative thoughts and emotions ang ating puso dahil sa pride at yabang. Mawawalan ng saysay ang lahat ng ating pagsusumikap, babawiin ng Diyos ang lahat ng tagumpay at biyayang ibinigay sa atin. Bakit? Sapagkat lumalaki ang ating ulo. Lahat tayo, mga kapatid, ay nangangarap at nagnanais na maging masaya at tagumpay sa buhay. Pero hindi lamang yan ang goal natin sa buhay. Ang goal natin sa buhay bilang Kristiyano ay makatulad ni Elizabeth at ni Mahal na Birheng Maria, ang masundan ng tama at angkop ang mahal ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at paglilingkod sa ating kapwa at sa Panginoon. Diyan tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos, katulad ni Maria. Diyan tayo lulukuban ng banal na Espiritu dahil sa paggawa natin ng mabuti, dahil sa ating pagpapakumbaba at pagkilala sa Panginoon na siyang pinanggalingan ng lahat ng meron tayo. Ngayong umagang ito, diyan tayo inaanyayahan sa pagtatapos ng pag-aalay sa Mahal na Birheng Maria o ng bulaklak sa Mahal na Birheng Maria. Diyan tayo inaakay at yan ang ipinapaalala sa atin. Nawa, sa pagtatapos ng buwang ito, nandun din ang ating pagkilala sa kadakilaan ng Diyos upang tayo'y magpakumbaba at purihin siya bilang pinanggagalingan ng lahat nang meron tayo.